Parang baby, no? Tapos sa kanya. Extreme plants ka na ba? Meron, no? Lalo na sabihin sa'yo, galing pa kami sa ganito, galing pa kami sa ganyan. Kaya guys... sa araw lang to. Pero for the meantime guys, kung bago kayo sa aming channel, please subscribe po sa aming channel. At thank you po sa inyo dahil magka 20,000 na tayo. At syempre, thank you Empty Plant Kingdom sa opportunity na yung pakita sa atin yung mga ideas nila at mga tips syempre sa paghahalaman. Kaya, kung bago po kayo sa amin, lalo na sa aming mga social media accounts, simple David and Jen, Simple David and Jen, dyan sa Facebook page, at syempre sa Instagram, at Plant Kingdom silang... Plant Kingdom. Yeah, Plant Kingdom silang... Silang Plant Kingdom. Silang Plant Kingdom. yun, may FB at Instagram account. Pero for today, syempre, kapag-uusapan natin kung paano natin mabibigyan justice ang underrated plants na si Golden Pothos or Pothos na... hindi nila nabibigyan ng justice yung ganda nito. Kaya, papakita na nila sa atin kung paano nila mabibigyan to ng ganda. Kumbaga, kung paano nyo siya ma-appreciate at paano nyo siya mabibigyan lalo ng idea sa inyong mga bahay. Kaya yan, samahan nyo kami. Tingnan natin kung ano yung bibigay sa ating tips ng Plant Kingdom or silang Plant Kingdom. So ayan, syempre, isa kasi sa specialty na matatawag, diba? Specialty, tahimik talaga dito. Isa talaga sa specialty ng Plant Kingdom, ay paano nila nalalagay sa isang pot yung dalawang plants. Diba? Katulad ni Pothos, more on fortune plant. Tapos lalagyan nila yon ng iba't ibang plants. Meron sila yung may singgon. Kulingkot? Hindi, papakita na lang natin. No, di ba? Papakita na lang namin. Papakita namin sa inyo yung fortune plant nila na may singgonium na ang ganda niya sa gilid ng bahay. Anong naging ano ko? Nag-inspire? Kasi ako, ang gusto ko talaga sa mga halaman, matataas. Oo, isa kasi matangkad din ako eh. Oo nga. Tsaka ang gusto ko talaga sa kanya, malaki, matataas. Kumbaga, naghalaman ka na, so might as well. Yung malaki na, yung mas ano na. Tsaka, sa corner siya, diba? Bagay sa corner. Ang ganda niya sa corner, lalo na kung yung bahay mo eh, feeling mo wala kang mailagay sa corner, siya yung perfect doon. Na para sa akin, kung plastic man yung lalagay mo, bakit hindi yung ganitong plants? At ang kagandahan no, yung plants na pinipili nila, yun yung hindi ganong kailangan ng tubig. Diba? Singgonium, hindi masyado. Diba? Ang Pothos, hindi rin masyado. Sila yung napakadaling mag-adapt, no? Sila yung low maintenance ka. Yun, tama. Then, si Fortune din, ganun. Yes. Alam nyo ba kahit si Fortune, lagay nyo sa may aircon, hindi siya nananamlay. No? Napakabait niya. Kahit nga yung cuttings lang yan, ikat mo lang, tusok mo, buhay. Lagay mo sa tubay, buhay. Kaya yung papakita sa atin ni King, kung paano niya ginagawa yun. Kasi, dito ko lang nakita yung ang ganda ng idea mo. No? Kumbaga yung murang halaman, kasi kung tutusin, mura si Fortune, di ba? Mura si Pothos, mura si Singgonium, pero nagmumukha siyang mahal. Hindi lang siya mura, maganda talaga siya. Oo. Sobrang madali siyang maabot na halaman, madali kolektahin, maganda na siya. Tapos, nakakaangat pa siya sa bahay, nakakabigay ng buhay. Tsaka si Fortune plant, isa daw yun sa mga swerte at si Pothos. Si Pothos. Kasi si Fortune, because of its name, Fortune plant, tsaka si Golden Pothos, considered as money plant siya. So itong pot natin to actually, ano siya, sobrang maswerte niya laman nito. Oo nga. Kasi Fortune and money plant. Ewan ko na lang kung dito paswerte niya. Pero ano nga, tsaka sobra kasing bait niya. Diba? Sobrang bait niya ang halaman. Tsaka, hindi mo naman kailangan, para sa akin, hindi mo kailangan ng mamahaling halaman para masabi kang plant collector. Kasi depende yun eh. Meron talaga kami, rare plant collector ka rin. Yes. Kasi sa rare plant,
pag collector ka ng rare plant, alam mo yung mga value. Alam mo yung magkano yan. Tsaka nangyayari lang, minsan ngayon, bumababa yung, ano bang tawag doon? Yung value ng ibang rare plants. Dahil dumadami na yung, dumadami na yung nasa market. Unlike before na binira. Kaya may mga rare plant na mahal at may rare plant na mura. Kasi yung mga mahal, yun yung kauna-unahang nag-invest. Diba? Hindi naman yung magmumura kundi na-propagate. Kaya, ayan, konting tips lang. Kasi baka sabihin nyo, ang mamahal, tapos meron palang mura. Depende kasi talaga. No? Kung gusto mo lang naman talaga ng design sa bahay mo, na plantita ka, na wala ka namang keme, kung ano ba yan, kung rare plant pa yan, o kaya kung ikaw eh, mapungsoy, ex, ano ka, mapungsoy idea ka, yung gusto mo, asan ba silangan, asan ba yung ano, no? Para sa flow ng money. Ayun, ito yung isa. Ito yung isa din sa nire-recommend ng mga pungsoy expert. Plant sa loob ng bahay, tsaka fortune plant and pot. Ayan, pakita mo nga sa puro dandal na lang. Actually, yung maganda kasi sa golden pothos, napakadali nyo nalagay. Madali rin siyang i-propagate. At madali rin siyang paramihin. So, ngayon ko lang nakita. Gano'n siya. Nagsanga. So, magandaan sa kanya kasi training. So, pwede mo siyang, pwede ka mag-umpisa sa ganito. Sa ganito so, medyo maliit. Tapos kapag dumami siya, kumapal. Ganito ko siya. Cute. Pero ito kasi, pack yan. Yes. Tapos pwede mo i-roll. Ang nangyayari kasi sa kanya, pataas siya, tapos pag tumaas na, pababa naman. Yun yung ginagawa namin sa kanya. Para maano niya yung kabilang side. Yes. Mapuno niya yung kabilang side. Ang maganda lang dito sa idea mo, may small, may medium, may medium, tapos may large. May mga large. Saka may mga giant golden pothos tayo. Oo. Sobrang giant. Yan. Yung parang hindi niyo na napapansin na halaman. Kasi ngayon parang halos lahat may ganyan eh, no? Nawala na sa idea natin kung paano pa natin siya bibigyan ng ano, ganda. So kapag nag-umpisa ka, sa ganon, so, eventually, magagawa mo rin itong ganito na mapapakapal mo siya. Kasi ang bilis niya naman. Yes. Kahit ma-over water ka dyan, wala siyang pakainam. Kahit di mo siya diligano, wala din siyang pakainam. No? Maganda sa kanya kahit natotolerate niya yung kahit walang water. Oo. Boy na boy pa rin. Kahit nga ano eh, siya nga yung pwede sa banyo. Si fortune plant pwede sa banyo. Yes. Tapos alam niyo yung design ninyo, pwede yung small, medium, large. Yes. Na sa gilid, sa corner. Diba? Ang ganda ng idea na eh. Kaya yung pakikita niya na. Huwag nga kulitin. Ayan, ayan yung mga naano mo na yung king, no? Yes. Na-designan niya na. Ginagawa kasi natin, so yung photos natin, inaalaga mo na natin, napapropagate tayo. Tapos kapag nakiipon tayo ng madami, nilalagay natin siya sa pole. So marami tayong mga different sizes na mga naka-pole na ganito na. Meron tayo sa pang-starter na ganito. Meron din naman tayong mga ganito na. Tsaka itong mga ganito na kalalaki na mataas. Oo nga, yung isa ang taas. Sobra. So ito, parang katulad nito, giant variety din siya. Malalaki na yung tawag niya. So papakita ko kung paano naman natin siya i-re-repot ngayon. Gamit ng sarili nating mix lang din. So this time, ang kagandahan kasi kay Golden Pothos, kahit hindi siya aroid mix or kahit zero soil, ang gagawin lang natin sa kanya is soilless. May soil talaga tayong gagawin, which is loam soil, tapos mas dadagdagan lang natin ng rice hull, tsaka carbonized rice hull, para mas gumaan yung pot. Okay. Kasi ang gusto natin sa kanya, yung madali natin siya malipat-lipat din. Oo nga, no? Yes. So, ayan. Ito lang loam soil na to. Meron din sa inyo. Yes, meron din tayo. Magkano yung ganyan nyo, Kim? Tatlo 200 lang loam soil na. Tatlo 200? Yes. 3-4-100. Ay, 3-4-200. Yes, 3-4-200. Ayan. Ayan yung loam soil na sikat dito sa silang. Kasi napakadali niyang bilhin. Pero sila meron dito. Ang gagawin mo lang, King. So, itong gagawin natin for the photos natin,
may loam soil, gagamit tayo ng loam soil kasi wala namang kasalansayan talaga si Potos. Totoo. Dinadagdagan lang namin siya lalo ng rice hull, carbonized rice hull, tsaka ng ipa, rice hull. Dadagdagan lang. Yes. Oo, kasi para lang mas magaan yung ano niya. Kapag lupa kasi, mabigat, no? Yes. Ang hirap buhat-buhatin. Tsaka sa simple mixture natin na to, si rice hull, ang napoprovide nito, drainage din, tsaka air race. Pero ito talagang pots mo, white pots talaga kayo? Kami, yung ako. Gusto ko siya, naka-white. Halos nakikita ko white pots. Kasi sa loob. Mas madaling mag-collect. Madaling mahanap. Kahit iba-iba ng design ba sa lahat sila po. Oh, parang ang anay siya. Ang ganda kasi ng draining. Oh, yun din ang maganda sa pot na yun. Sa... Oo, no? Ang daming butas sa ilalim. Hindi talaga maista ka ng tubig. Ang ganda niya. Magkano to, Ping? Yan ay 90. 90 pesos. Pero makapal yung ano niya. Tsaka malaki, oh. Malaki siya. Makapal yung... Parang solid yung pagka-plastic. Saka kapag mabigat siya, kung mahahawakan ka, oo, pwede mo siya malipat-lipat. Oo nga, pag naglipat-lipat ka. Kaya yan, pakikita niya. Lalagyan mo siya ng fortune. Hindi, ito na yung gagawin natin. Yung nakapole na. Ang ginawa kasi natin dito, pinropagate natin siya. Tapos inipon, pinagsama-sama. Tapos water lang. Tapos binabad ko muna siya sa tubig para maglabas yung mga ugat niya. Oo nga. Yung una, hindi pa siya ganyan, malungkot pa siya. Nakabagsak pa yung mga dahon niya. So, para malaman mo kung ready na siyang ipot, check mo kung may mga ugat na siya, tsaka kung okay, happy na yung mga dahon. Oo nga naman. Pero iba-iba, ang ganda kasi ng ano, na idea na to. Hindi ko, akala ko noon, pag pinutol mo si Potos, pwede nang itanim. Yung iba kasi pwede. Madali naman talaga siyang tumubo. Pero iba pa rin niya, pag sa nag-water, ano ka muna? Propagation, tawag. Yan, yan. So, ganito, Kim, magkano yung inaaw? Itong ginawa ko mismo. Ikaw lang yan, no? What? Siya lang kasi yan. Ang magagawa, ito, itong ginawa ko to, ma-out natin to for 2,000. 2,000? Starting. Starting. Pero sobrang laki. Ilang feet din siya? Nasa 5? Oo, sobrang taas niya. Parang perfect siya sa kilid ng bahay. Tsaka ilang ano na siya eh. Tsaka marami siya. Oo, ilan. Tsaka siya yung giant ko. Pwede siya gawin water plant. Iba? Iba kasi talaga. Ang ano ng pot. Tsaka pag nilagay ko siya sa baso, hanggang baba talaga yung pot. Oo, kasi tendency lang yun na matumba siya. So, pauna-baon talaga siya. Kaya pala ang gaganda ni Potos. Ang gaganda ng Potos nila, pakikita namin sa inyo yung clip na yun. Hindi ko na-explain yung ginawa ko. Hindi ko kasi dinidiinan. Tinataktak lang. Tinataktak ko lang siya. Nakita ko yan. Saan ko nga ba siya nakita? Kaya rin siya na average ko siya yata siya nakita niya. Tinataktak nila instead of dinan, taktak lang. Tinataktakin ko lang daw. Sasabayan mo rin. Sasabayan mo. Para mas ano, mas maganda. Iba rin kasi ganda naman ni Potos. Ewan ko sa iba ha. Kasi si Potos kasi kahit sa banyo ko eh. Kahit sa loob ng kwarto. Iba nga yan yung ginagamit nila para daw ano, maganda sa pagtulog. Nakakatulong yun sa mga may problema. Hindi talaga mainay dito. Yung sa mga may problema ng pagtulog, isa siya. Akala ko sa may problema, nakakawala ng problema. O pwede din. Diba? Lahat naman halos ngayon sa pandemic. Diba? Nakaka-relax, naging diversion talaga. Katulad, sa'yo din. No.
nagbabasa din. Tumuturo ako siya din naman. Kasi syempre parang yun yung nag-divert sa iyo. Para sa kahit pa paano may new adventure kahit naka-lockdown ka lang. Bawal lumabas pero nasa labas kami. Pero huwag kayong mag-alala, dito taga dito lang kami. Ha? Tips lang kung gusto nyo mabigyan ng ganda yung photos nyo. Maraming idea. Ang dami-daming idea nila dyan paano yung mga papaganda yan. Tapos, pwede mo siyang ilagay sa gilid na tatlong ganyan. No? Sa gilid ng bahay. Ang ganda. Diba? Ganyan. Dito. Ang ano na, ang sa sharp tingnan. Lalo na naka-white pad. Kung ikaw naman magbibigay ng regalo, syempre, alam mo, ma-appreciate ng bibigyan. No? So, yun lang, idagdag ko lang din ang isa nating care tip sa para mas mapalash at mas mapadami natin yung dahon ng golden photos at lumaki. Ang kagandahan sa kanya, ibilad lang natin siya or paarawa natin siya every morning ng 6 a.m. to 9 a.m. Yun lang talaga yung magandang sunlight. Yun yung magandang sunlight sa halaman talaga. Parang baby, no? Tapos sa kanya, mas lumalaki siya. So kung kayo, kung may grow light pa kayo, uy, iba grow light. Naman, sa bahay ninyo na maliwanag din, basta bright. Ah, para lumabas yung kulay niya. Tsaka lumaki. Lumaki yung dahil. Ah, okay. Kasi waterplant. So, waterplant tawag nila. Kaya yan, sana nagustuhan nyo itong segment namin na to na paano na decoration na, o paano na paganda yung halaman nyo, yung simpleng halaman. So, syempre, mga ganitong mabibigyan natin ng justice yung ganda nito. Kaya guys, dito, walang iba, syempre, kung may mga gusto kayong plants, common to rare plant. May mga extreme plants ka na ba? Meron, no? Meron yan. Meron. Oo, meron. Kasi every week naman, nagkakaroon sila ng bago. Si King. Kasi si King, nagpa-plant hunting siya. Nagahanap syempre siya ng mga bagong halaman na yung ma-share sa atin. Na syempre, mura. Diba? Isa kasi, isa rin syempre sa mga halos lahat naman target yon na mabigyan ng murang halaman yung mga customer nila. No? Kasi yung mga customer nyo, hindi lang nagiging customer. Nagiging kaibigan na rin. Yaki, invite again. Sige po. Magkita-kita po tayo dito sa Silang Plant Kingdom. We're open po daily. Just give us a call to at 0945-817-1515 or message us at our Facebook page and Instagram, Silang Plant Kingdom. You can also visit us at Silang Plant Kingdom. Ayan. Pwedeng-pwede kayo mag-walk-in. Tingnan yung mga collection niya dito. Kasi may mga ibang collection sila na nilalagay. Pero yung mga rare plants, guys, syempre, hindi mo basta-basta ilalagay yan dito. Pag super rare, nasa iyo. Pwede niya siyang... Yung personal collection ko talaga, hindi ko na siya dito ilalagay kasi... Baka mag-uti. Isa din ang hirap din kasi mag-sorry or mag-no sa customer. Lalo na sabihin sa'yo, galing pa kami sa ganito, galing pa kami sa ganyan. Kaya guys, see you sa inyong lahat. Lalong-lalo na doon sa mga gustong pumunta na Silang, hindi po kalimutan si Plant Kingdom. Isa rin siya sa may mga rare collection. At syempre, yung mga budget-friendly ninyo na halaman na pwede yung i-add sa inyong collection. Kaya guys, God bless sa inyong lahat. Stay safe. At syempre, see you po sa ating next Plant Update.